I-check ninyo kung yung letter of authority ninyo. Sa mga hindi pa nakakakita ng letter of authority, ito yung itsura. So, sa may mga letter of authority, ma'am, bossing, mga presidente ng company, tresurero, accountants, pakicheck po ninyo kung yung letter of authority po ninyo, ito po ang nakasulat. Ayan. Ibig sabihin po nitong nakabilog na to, kayo po ay ino-audit ng assessment division. Pag ganyan po yung letter of authority nyo, makinig kayo. Kasi isa kayo sa mga na-issuehan ng ganitong letter of authority na hindi dapat makatanggap ng ganitong letter of authority. Pag-usapan po natin yon. So, nag-issue po yung BIR ng letter of authority. Mapapansin nyo po dito, may period na nakasulat. Ito po ay para sa 2020. Ang ibig sabihin po ng period, yan po yung ino-audit nila. January 1, 2020 hanggang December 31, 2020. Ngayon, naglabas yung BIR official ng mga letter of authority ng 2018, 2019, 2020, 2021. So, kung yung letter of authority po ninyo ay in-issue before February 2023, mamaya didiscuss ko sa inyo, bakit sir may cut-off? Okay. So, yung cut-off na yan, didiscuss ko sa next video natin. Pero pag nakatanggap po ninyo na yan ay before February 9, 2023, katulad nito, November 2022 in-issue, 23rd. Ibig sabihin, yung letter of authority ho ninyo, regardless ho kung anong year ho kayo ino-audit, ayan ho yung mga year pertaining to the period, yan po ay void from the very beginning. Sir, bakit po void? Papaliwanag ko sa inyo. Kaya siya void is siya po ay contrary sa instruction ng BIR Commissioner. Okay, ang topic ko natin is ibalik ninyo yung control, ha? Sa inyo. Meron po kayong right to control the BIR investigation. So isa ho ito sa mga dapat ho ninyong i-enforce. Eh sir, sir, sabing ganun. Mr. Tax Specialista. Yan, pwede ba silang mag-issue ng bagong LA? Sasagutin ko yan mamaya. At ano mangyayari sa existing LOA ko at saka existing investigation ko, existing NOD ko, preliminary assessment notice, formal letter of demand, sa letter of authority na sinasabi mong void? Ayan. Ito ay patungkol lang ho sa mga letter of authority na ang may jurisdiction ay ang assessment division. Maliwanag ho yun. So, bago tayo magpatuloy, ini-invite ko kayong bumili ng template ko. Parang ano lang yan, food in the refrigerator. Kapag available ho yung pagkain, hindi kayong magugutom. Hindi kayong magkikrave. Hindi kayong matataranta kung saan kayo bibili. Kasi yung pagkain, accessible. So, ito po yung rule na ginagamit ng mga assessment division. Pwede ho ninyong i-download yan sa BIR website. Ang sabi dito, ha, ito ay rule, binanggit na lahat ng pangalan, eh, CHIPS Assessment Division. Okay. So, ano yung audit? Yun daw, Office Audit Section. So, may audit, may Office Audit Section ang Assessment Division. At ang ino-audit nila, sabi sa rule, is taxable year 2017. So, dito ho sa rule na to na inilabas noong 2018, ang pwede hong i-audit ng office audit section ng assessment division ay 2017. Pero kung ang nakasulat ho sa LOA nyo 2018, 2019, 2020, 2021, hindi ho kayo dapat i-audit.
Yan. Kasi wala ho sa kanilang jurisdiction. Ang jurisdiction po is 2017 lang. Okay. So, sabi nila, hindi sir, inamend na yan. Ayun. Inamend na yan ng 1-2021. Mapapansin nyo rito, may nakasulat uling Office Audit Section ng Assessment Division. Maliwanag naman. So, kung papansinin mo, tama naman, inamend. Ayun eh, nakasulat eh. Amend. Ano inamend? Audit threshold. Ano ba yung audit threshold? Ito po yun. Gross sale. Halimbawa, kalasyaw. O, pwede mag-audit ang kalasyaw kung ang i-audit nila ay 10 million and below. Ibig sabihin, ang sales mo ay hindi umabot ng 10 million. Therefore, ang may jurisdiction sa'yo para i-audit yung iyong 2017 ay ang office audit section. Nagkakabulul-bulul po tayo. So, eh sir, ang ino-audit sa akin is 2018. Ako naman sir, 2019. Ako naman ay 2020. Ako rin sir eh, 2021. Pwede bang mag-audit, i-audit ako ng office audit section? Ang sagot is hindi. Because ang binigay na ang inamend dito, ito yung office threshold, yung threshold, ito yung threshold eh. Oh. Yan yung threshold. Okay. So ito yung inamend. Inamend ba yung taxable year? Eh wala namang nakasulat dito na inamend yung taxable year. Ang inamend lang, sabi issuance of LA covered ng audit ng office audit ng regional office under RMO 32. Yun yung inamend eh, yung threshold ng RMO 32-2018. Hindi inamend yung taxable year. At ang sabi dito, maliwanag, nasa page 4. Nasa page 4, sabi rito, yun daw applicable policies, guidelines, and procedure under revenue, existing revenue issuance. Eh, ano ba yung existing revenue issuance? Eh, yung sinasabi dito, RMO. At ang RMO 32-18, ang pwede lang i-audit is 2017. Kaya itong LOA na to, 2020 ino-audit, cancel po yan. Cancel po yan. Okay? So, sir, tanong eh, sir, ayaw ipa-cancel eh. Kahit naggawa na ako ng letter na nagpapa-cancel niyan, ayaw. Unang-una, baka yung letter mo ay walang ipin o walang substance o kulang sa form. Kung ganyan letter mo, eh hindi talaga ika-cancel. At narito po tayo, may mga templates tayo na naaangkop para maka-cancel yan. Kasi hindi ko talaga papansinin ng BIR yung mga letters ninyo na hindi nagko-conform sa form and substance. So, ini-invite ko kayo hanggang April 30 lang po itong aking offer. 2,500 ho yung template para ho sa pagka-cancel ng inyong letter of authority for 2018, 2019, 2020, 2021 na ang nag-o-audit po ay Assessment Division. 2,500. Andiyan dyan ho yung mga email ko at saka text ko. Text number ko. Pakitext nyo lang po ako. Ano po? So, ito muna. Nag-i-invite ho ako ng mga apprentice or intern para ho sa tax bookkeeping at mag-o-offer ho tayo ng services para maiwasan po yung mga letter of authority sa ifa-file ninyong mga tax return sa 2022 or na-file na pa tax return sa 2022. Magkakaroon ho rin tayo ng second opinion or review ng inyong mga na-file na financial statement para ho ma-lessen natin ang possibility na kayo ay makaroon ng LOA o magkaroon ng malaking deficiency tax assessment. Now, ano ang gagawin natin, sir? Oh, definitely, meron kayong gagawin dito para ma-cancel yung LA nyo. Magre-request kayo ng
request for LOA recall. Ayan. Yan po yung template natin. 2,500 ho hanggang April 30, 2023. I-recall ho yan. Eh sir, sasagot ba yung BIR? Under our law, dapat hong sumagot. Okay? Kung hindi sumagot, eh magpa-follow up ho tayo. Ayan. May guarantee ba na makakancel yan? From the very beginning, sir, cancel. Ngayon po, kung hindi nila ika-cancel by way of keeping their mouth shut o magiging silent sila, kailangan ho under our law, sinabi na ho ng Supreme Court ito, eh mag-file kayo ng protest. Yun nga yung request for LOA recall. So kung hindi siya sumagot, maganda hong gamitin natin dyan is yung moral lesson, pati legal lesson, nandoon na ho sa Medicard versus BIR Commissioner. Ang sinabi doon is, hindi pwedeng mag-assess. May in-assess kasi yung Medicard ng 100-100 million pesos na deficiency taxes, pero yung revenue officer, wala silang valid letter of authority. So para ma-accept ng Supreme Court na kayo ay nagpo-protest o ayaw ninyo ng illegal activity ng mga BIR official, kailangan yung ipaalam sa mga BIR officials na illegal yung ginagawa. So pag nagpatuloy sila ng illegal activity, kahit anong i-issue assessment sa inyo, galing ho sa letter of authority na ganitong klase, yan ho ay void. Kailangan nyo lang patunayan na kayo ay nagsabi na, nagpaalam na, nag-protest na, na ang letter of authority nyo ay void. So, isang letter lang ho kailangan nyo. Request for LOA recall. So, kung hindi nyo po kayang gumawa, meron ho tayong templates at mapapansin nyo, may libro ko dyan, Tax Bookkeeping for BIR Compliance. Didiscuss ko yan sa ating mga susunod na video. At yung ibang video ko, meron hong papya akong diniscuss. So with that, ina-encourage ko kayo na ipaglaban po ninyo ang inyong karapatan, ano yung karapatan nyo, against unlawful harassment, unlawful acts na ginagawa po ng mga BIR officials, whether intentional or unintentional. So with that, masayang hanap buhay, masayang kabuhayan para sa masayang buhay. Peace and happiness be with you. See you in my next video.